Ayan, hello mga katami! Welcome back to our channel. So for today's video, magpa-product review po tayo. Okay, so about po siya sa hair removal cream, unwanted hair removal cream, na na-discover ko po siya online and then tinry ko po siya. And ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung... May extra... Diba? So, ayan. Ang kulit. Start ko po pala ng workshop fix. Ayan. So, nandito po tayo ngayon sa shop nga. So, nakikisingit lang ako. Ayan. So, speaking of the product, ito po siya. Ayan. So, Dare to Bear Hair Removal Cream. And, ito naman po yung serum. So, ipapakita ko po sa inyo kung... paano siya ginagamit and then kung totoo nga ba, effective nga ba. So, ayan. So, please continue watching. Ayan. Kasi yung sabi dito, hindi siya masakit, painless siya, hindi siya mahapde, no irritation. Ayan. So, safe, organic, FDA approved naman po ito. And hypoallergenic, so safe siya for all skin type. Ayan. So, gagamitin ko siya guys sa underarm ko. Kasi, ako naman, kasi nagchachani. So, parang, ang naging, ano kasi, struggle ko sa pagchachani is, nagkaka-chicken skin siya dahil sa kakabunot ng balahibo sa kilikili and ngayon nga mabilis siyang tumubo, pag tumubo makate, and then kapag nagbubunot ako yun, sumasakit yung leeg ko, parang naduduling na ako, so parang na-stress na ako, kaya naghanap ako online ng product na parang mabilis pero hindi siya masakit and at the same time safe and effective siya. So, ito yung Dare to Bear. So, ito yung box niya. Ito yung tube or tub na nasa loob. May kasama na siyang spatula, guys. So, 100 ml po ang laman nito. Ayan. Ayan. So, sa mga, pwede rin po ito, guys, sa mga katulad ko na may mga... alam mo yung kilikili problems. So, may mga unwanted hair sa mga areas like sa kamay, yeah. So dito sa mga daliri, may mga bukbok na gusto mo matanggal, tapos sa binte, bukbok sa binte, or dun sa pubic hair, pwede daw siya. Pero sa akin kasi, sa kilikili ko lang siya gagamitin. Ayan. Ayan, so nakalagay dito, Dare to Bear Hair Removal Cream, painless and effective for arms, legs, bikini line, and underarms. Ayan. So ayan guys, pisahan ko na. So, you know, since na iyan, mumodel natin ang sarili nating kilikili, so I will show you my kilikili. Kung saan daw maraming chismis, sabi niya. Ayan siya guys. Ito na siya. Ayan. So, mahaba na siya ngayon. So, panapit ko lang yun. Ayan. Ayan. So, ganun yung itsura guys ng kilikili ko kapag kamahaba na yung hair. Ayan. Ah, kita ko ulit ang malapitan. Ayan. Guys. So, diba, nagkaka-chicken skin na siya. So, medyo mahaba-haba na yung buhok. Yan. So, yan yung tatanggalin natin gamit yung cream na yan. So, we are doing the self-care. Okay. Pwede mo siyang i-apply gamit yung spatula o kamay. So,
Ang dagdagan. Spread out lang natin. Ano natin yung spatula. Doon sa may area lang. May mga buhok. So, ayan guys. Lagay ko na. So, ang instruction dito is live for 8 to 10 minutes. So, maghihintay tayo ng 8 to 10 minutes bago natin siya tatanggalin. So, time check. It's 4:38. So, maghihintay lang tayo ng siguro 4:48 na lang para saktong 10 minutes. So, 4:48. Ayan. So, while waiting for 8 minutes, so, ano ko lang, further, ano ko lang yung, ano natin, yung product natin. So, cream siya, guys. Hindi siya wax. And, pagka-apply mo, pakiramdam sa akin, pakiramdam po ngayon, parang hindi naman siya mainit. Hindi rin siya ganun kalamig. Hindi siya malamig sa balat. So far, wala naman akong hapdi na nararamdaman. So, mister ko nga pala yung nasa likod. Kinakausap na yung aso namin. So, ayan guys. Additional info tayo about sa safety precautions. Okay. How to use. Ayan, so nakita ko na sa inyo, apply, and then, syempre, bago ko nag-apply, nagugas muna ako ng kilikili, di ba? Tapos, apply the cream, yan, gamit yung kamay mo or spatula. Pero mas maganda yung spatula para ma-even mo yung cream. And then, yun, leave natin siya for 8 to 10 minutes. Yan, designed for use on legs, arms, underarms, and bikini line. So, hindi siya pwedeng gamitin, guys, sa face. Ayan. Hindi mo siya pwedeng gamitin kung may sugat ka sa doon sa area na paglalagyan mo or paggagamitan mo na or tatanggalan mo ng buho, di pwede na may sugat ka or broken or irritated or sunburned skin. So, hindi siya pwede. Yan. So, kung gusto mo naman daw siyang subukan muna, pwede naman daw gamitin mo muna siya doon sa kamay or sa legs mo bago mo gamitin sa bikini lines or sa underarm, kasi more on sensitive kasi yung sa mga bikini lines natin at sa underarms. Ayan. So, kung may na-experience kang irritation while applying, so, banlawan daw ka agad. Ayan. So, sa akin, so far, wala naman. Parang relax lang. Hindi naman siya ganun kalamig, pero parang nagsusot yung, ano, parang malambot yung cream sa balat. Yun yung pakiramdam ko. Ayan. So, wait natin. And then, ito yung partner ni guys, yung serum. So, yan. Itong laman. Bottle. Ito yung serum. Ito yung hair growth inhibitor spray for body and face. Or kung saan mo ginamit yung hair removal cream, so, doon mo rin siya i-spray. Yan. So, 20 ml naman po ito, guys. Okay. So, ang kagandahan kasi dito, parang yung siya yung nagpapatagal ng tubo ng buhok.
So pag i-apply mo ito after mo ma-remove yung cream sa underarm or sa area na pinag-applyan mo ng cream. So ito yung spray mo para parang siya yung ano, mag-smoothen or mag-soothe ng skin. Para ma-relax yung skin. And then ito yung magpapatagal ng tubo ng balahibo. And so far, nung unang na-try ko to, parang nagiging manipis na yung tubo ng hair mo once na tumubo na siya. Ayan. So, and guys, it's 4:45 na sa orasan ko. So, 48 yun, diba? Kanina. Ah, 38 yun. So, 48. Try ko lang kung may matatanggal na gamit itong ano natin. Ito guys, oh. So, yan. Nakita nyo guys, pinahid ko lang siya. Wala akong naramdamang sakit. Parang nagpahid lang talaga ako ng cream. So, ito guys, oh. Natanggal yung, ano. Ito lang. Ano ko? Paano ba? Parang medyo malapit. Yan, para clear. Yan guys. So try tayo ng isa pa ha. Dito. Yan guys, ah, malinis to ha. Tanggalin ko na lang. Tatapusin niyo 10 minutes. Ayan, so pwede na. Tanggalin ko na lahat, guys. So, pwedeng gamitin mo yung spatula sa pagtanggal. Try ko nga yung spatula. Tada! Galing mo. Parang magic. Tanggal yung hair. So, tuloy ko lang guys. Tanggalin ko na. Yan guys. So, ano, dry cloth or clean cloth lang itong ginamit ko guys ha. Ah, natanggal ko na po siya. Yan. So, ano lang po. Dandan na mapagpunas. Kasi natanggal na po siya. So, ngayon, next ay uhugasan ko po siya. So, sabi po ng seller, kapag inugasan daw po natin, gamit tayo ng medyo warm na tubig. Ayan, bago natin ispray yung ating serum or ang ating inhibitor spray. Okay? I'll be back. So, ayan guys, uhugasan ko na siya, nalinis ko na po siya. So, ito na po yung ating underarm na yun. So, ano natin ang marapitan? So, ayan po. Kita nyo, wala na po yung mga buhok kanina. Ayan. So, yan. Honest review lang po tayo, guys. No? So, natanggal naman po lahat ng mga buhok. Yung, ano lang, meron siyang natirang siguro konting-konti lang, na parang naputo lang siya. Siguro dun sa part na ano, na may mga chicken skin. Pero, in all guys, as inalinis na naman po lahat ng cream. Ayan o. Yan. All in all, satisfied po ako sa naging result po ng product natin. So, kung i-compare ko po siya sa kabilang underarm na hindi natin nagamitan ng cream, so, ito siya. Itsura. Mainit dito. Kaya punas ako ng punas sa face. So, ito yung
kabila ko naman hindi ko nalagyan. So, ito po yung area na nilagyan natin. So, see the difference? Ayan. Okay na lang po ang humusga. So, ayan guys. Yan yung naging result. So, yung pair natin po sa kabila, no? Ingay kasi ng aso. Aso namin kanina. Ayan. So, ito yung area na hindi pa natin na-applyan. So, ito po yung ano. So, parang naging instant whitening na rin po siya. Ayan. Kaya na po yung ano. So, hindi talaga ako, guys, mahilig or confident magpa show up ng aking kilikili. Kasi nga, yun nga, medyo conscious ako. At saka, yun, sa chicken skin at dahil nga medyo hindi naman siya ganun kaputian. Pero for the sake po na magkaroon po tayo ng honest review for this product, no, para at least may share po natin. So, yan. And kasi, isa sa nakapag ano din sa akin na mag-review dito. Kasi, ano naman po, satisfied po ako sa product na to sa nag-i-result. So, parang all in all, sulit na sulit po yung pagbili ko dito. Worth it po yung price niya doon sa ano niya. So, kasi, at saka, tignan niyo guys, marami pa siyang, gano'n, yun parang anong bawas ko, marami pa siyang laman. Marami pa siyang laman. So, matagal mo siyang magagamit. So, parang nakatipid ka na din. Kasi, hindi na rin ako kailangan pang bumili ng chani. Kasi nakailang bili ako ng chani, minsan napuputol. Kasi pag nagbubunot ako, napuputol pa yung ano, yung hair. And then, so dahil yan, naugasan na natin siya. So, proceed tayo sa pag-apply ng serum, guys. So, paglagay naman, guys, spray mo lang po siya dun sa area na ano, spray natin. So, ingat lang po sa mata. Then, yan, spread mo lang po siya. Yan. So, parang, ano siya, less hassle, mabilis, safe, hindi masakit, na pagtanggal ng ating unwanted hair sa kilikili. Yan. So, yun lang guys. Syempre, apply ko naman siya sa kabilang kilikili ko. Pero dito, hanggang dito lang muna yung ating product review for this product. Ano? So, yan. Ito yung product natin. So, hair removal cream. Dare to bear hair removal cream. So, ulitin ko lang. Bloopers. Ayan. So, ulitin ko lang po ano. Ano po siya? Organic, FDA approved po siya, hypoallergenic. So, yun yung mga factors na tinanong ko po dun sa seller before po ako bumili. Kasi, syempre, baka sensitive po yung skin natin. And, para naman po doon sa mga nakatry na po ng mga ibang brand ng cream, kung na-irritate po yung skin nyo sa paggamit, siguro po hindi yang yung ano nyo po, sa cream. So, nakalagay din po dito na wag na lang po kayong gumamit nito ulit. Or any kind of hair removal cream. Kung na-irritate, na-try nyo na pong gumamit ng iba tapos na-irritate. So, parang ito yung pagkaintindi ko dito. Pero, depende pa rin naman po yun sa inyo. Kasi, minsan depende rin po kasi yun sa brand eh. Ayan. So, ano pa ba ang maisi-share ko sa inyo? Yan guys. So, para sa link po ng Facebook page na kung saan nyo po pwede ito mabili, ilagay ko na lang po sa description box. Ayan. Or, ayan guys, kung meron po kayong question or addition about sa product na to, please comment nyo lang po sa ating comment section. And of course guys, kung bago kayo sa channel natin, please don't forget to like, share the video, and of course subscribe po sa ating YouTube channel para po sa more upcoming videos, product reviews. So may mga DIY videos din po tayo dito, arts and crafts, and
All about food and of course related din po sa ating lifestyle sa family. Ayan, so may mga videos din po tayo about children, parenting, and childhood. Ayan. So with that guys, thank you so much for watching. See you on the next video. God bless. Bye-bye.